Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for September 2024. Ayan. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Virgo, ngayong September 2024. For Virgo. Okay. Second house. So second house is about your resources, mga needs mo, finances mo. So ngayong September, this is going to be one of your focus, no? Yung iyong source of income. Mm-mm. Parang meron kang tina-target ngayong September na ma-achieve mo na certain income or makuha mo na property, pwede rin finances, no? Na certain amount of money na makukuha mo ngayong September. You also have the retrograde. Hmm. So Mercury is still in retrograde right now. I think you are nire-reassess mo yung situation mo ngayon, especially sa yung finances, kung sapat na ba to at ano pa ba yung pwede mong gawin para ma-improve mo yung finances mo. Magkakaroon ka ba ng multiple sources of income? Magsusubo ka ba ng negosyo? Babalik ka na ba sa trabaho? You also have energy ng Gemini, which is cross-pollinate. So, Virgo and Gemini, pareho yan ruled by Mercury. Okay? So, Mercury is the planet of communication, learning. So, pwedeng meron kang mga bagong pag-aaralan, matutuklasan ngayong September that will improve your finances. So, pwedeng meron kang mga bagong skill set na aaralin para maging way mo yan to earn money. Marami na ngayong ways to earn money. Marami talaga. Kailangan mo lang talagang i-explore, tapos sipagan mo lang din, no? You have to be consistent para mag-improve yung iyong income. And then, itong energy rin ng Gemini is about networking. Maaring mas palalawakin mo yung connections mo ngayong September. Mas may marami kang magiging friends, connections, network that will help you improve your finances. Okay, so your overall energy, the Star. Wow. So this is about your hopes, your dreams, your wishes. I think you are very much motivated ngayong September, Virgo, sa mga plano mo, sa mga pangarap mo. Lalo na at malapit na ang Virgo season, no? Malapit na yung birthday ninyo. So ngayon, you are reassessing your situation, saan mo nadadalhin yung iyong buhay from now, moving forward. So I think yan na yung isa sa nare-reassess mo talaga. What's next? Diba? And this is also healing. Healing from your finances. Meron ka nang nakaka-recover ka na sa financial challenges sa buhay mo. And ngayon, mas determinado ka na magtrabaho. Mm-hmm. Pwede rin tong physical healing. So kung iba sa inyo nagkaroon ng karamdaman or issue sa inyong kalusugan ngayong September, makaka-recover na kayo. Your challenge is the Fool. Oh. Yung iba, ang isa sa challenge nyo is yung pag-take ng risk. Siyempre naman, no, mahirap na ngayon na tumaya. Mahirap rin ngayon na parang susubo ka sa mga bagay na hindi ka sigurado. Kaya nga meron dito ang energy ng Gemini, which is about learning, researching, improving your knowledge. Para ano man yung mga subukan mo, no? Pasukin mo negosyo, relationship, work or projects, investment. You know what you're doing, di ba? Oo, para walang sisihan. Ayan. Kasi sa buhay naman, mas malaki yung gain kapag ikaw ay willing na mag-take ng risk kesa lagi ka lang playing safe. Okay, so your opportunity, the High Priestess, puro mga major arcanas to, Virgo. So the High Priestess is about your instinct, your intuition. So I think ngayong September, mas magiging sensitive ka sa nararamdaman mo, sensitive ka sa paligid mo,
mapagmatsyag ka, no? Very observant, alam mo kung parang pinag-aaralan mo yung mga kinikilos ng mga tao sa paligid mo na nalalaman mo kung alin doon ang mas makakabuti sa'yo, alin ang hindi. Kasi di ba minsan nag-observe tayo sa experience ng iba na, ah, itong si ganito, sinubukan niya to tapos naging successful siya. So parang kukuha ka ng lesson doon sa kanyang napagdaanan at yun yung i-apply mo sa buhay mo. Okay? So your blessing, tignan natin ang blessing ng mga Virgo. Iba rin sa inyo ang opportunity nyo is spiritual awakening. Marami kang mga natutuklasan about your belief system, yung iyong pananampalataya, paniniwala. Wow, Queen of Pentacles. O, diba? Focus talaga sa kaperahan. Ang energy ninyo ngayong September, Virgo, this is about financial stability. Lahat ng pangangailangan mo ay maipoprovide para sa'yo. You don't have to worry about your needs because the Queen of Pentacles is someone na maparaan, no? Kahit may struggle, kayang-kaya niyang gawa ng paraan. And this is also being stable, no? Pagdating sa iyong finances, pagdating sa iyong physical needs. So, very blessed ka in your finances, Virgo. And let's see what else. Tingnan natin yung money, career, finances. Kaperahan ng mga Virgo. Ano yung energies ng kaperahan ng mga Virgo ngayong September? You have the Five of Pentacles, the Magician, o, diba? Nagawa nyo ng paraan yung challenge ninyo financially. And then the King of Pentacles. Wow! Ito na yung panahon ng pagbangon para sa inyo financially, Virgo. Oo. Kasi Five of Pentacles, nagkaroon ng struggle, no? Pero ngayong September, ito na yung magagawan mo na ng paraan. Meron ka ng solusyon na may isip with the Magician. Okay? And then the King of Pentacles. So, nandito yung King and Queen of Pentacles. So, maaaring there is someone in your life also na nakasuporta sa'yo, katuwang mo sa buhay. So, the more na kayo nagtutulungan, the more na mas lalong nabiblessed ang inyong kaperahan, ang inyong needs, ang inyong resources. Okay, let's see your love life. You have the Three of Wands. So, yung iba siguro meron kayong travel opportunities ng iyong person. Yes, someone here is really in love, no? If you are connecting with someone, maaaring mas lalong lumalalim yung connection mo with your person. Merong growth. Nakikita mo na mas nagiging seryoso kayo sa relationship ninyo. Mas focus kayo sa future about where this relationship is heading. Okay? So, I feel like you are going to be more expressive of your feelings as well. Even your person. Mararamdaman mo yung support at pagmamahal ng taong to sa'yo. If you're single, pwedeng you will enjoy going out with friends, traveling, and there is a possibility na makilala mo yung iyong romantic partner while you are traveling or through friends. Can be a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or isa siyang Sagittarius. Okay. We may betrayal. Oh, you have to be warned. Oh. May betrayal. You also have dynamite, which is excitement and suspense. So I think yung mga exciting things sa buhay mo, ito yung mga pagbabago na may experience mo, especially in your career, in your finances, yung mga bagong opportunities na darating sa'yo. Just make sure, no, na lahat ng papasukin mo, whether this is business partnership or investment, alam mo yung kalakaran. Mm-mm. Kasi maaring meron dito na will try to take advantage of you na baka mabetray ka or parang gawang ka ng parang, alam mo, scam, oo. Baka ma-scam ka, so be careful. Yeah, you have telephone, which is about communication. So I think you will
you will be able to talk to a lot of people, no? Kung ikaw nasa customer service or someone is very busy na ang field of work mo ay may mga kinakausap kang ibang tao, mas maraming clients, mas marami kang kailangang kausapin. Maaring itong pag-uusap na to, mga business opportunities or trabaho. Gold, you don't need someone else to fix you. Yes. So, itong energy na to is about fixing yourself. Na hindi mo kailangan iasa sa ibang tao yung pag-asasaayos ng buhay mo. Kasi ikaw mismo may kakayanan ka na ayusin yung buhay mo. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!